ang hirap pala magsalita pag nakatakip yung bibig, ano? Anyway, salamat po sa Panginoon na muli po tayo nagsama-sama. At salamat po sa Panginoon sa atin pong mga answered prayer para po sa atin pong pastor. At kanina, natutuwa po ako kanilang tanghali habang nagla-lunch po kami at nakausap po namin yung atin pong pastor. At sa mga senior po niya sa atin, sa amin, no, kami nakausap kanina doon sa mess hall, it's all about faith and fear. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat ang topic po natin ngayon is all about faith and fear. Kaya sabi ko ay, well, mayroong naidagdag at salamat sa Panginoon. Talagang it's a, kumbaga, niloob ng Panginoon yung ganung pagkakataon para itong mensahe na ito ay talagang para sa atin po. O kaya naniniwala po ako na tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. If you just only listen, makinig po tayong maigi, maiksi lamang ito, saglit lamang po ito, kasi alam kong manunood pa kayo ng sine, pero saglit lamang po ito, makinig po tayo para meron po tayong matutunan. Amen! Open your Bible please in one of the most familiar passages in the Bible in Psalms 23. Psalms 23. Most of you, I memorized nyo yan. 6 verses. Psalms 23. Are you there? Amen. Amen. The Bible says, verse number 1, the Lord is my shepherd. I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Now please take notice yung mga personal pronoun na ginagamit po dito, yung mga pronouns na ginagamit sapagkat may bahagi po yan sa mensahe po natin ngayon. Verse 4, yea, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? For Thou art with me. Do you understand that statement? Thou art with me, therefore I will fear no evil. Amen, sir, amen. Thy rod and thy staff, they comfort me. Even though you are in the midst of trouble, in the midst of problem, in the midst of pandemic, in the midst of pressures, there is still comfort that we can find in the presence of God. Yeah. Verse 5, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. My goodness, sino magpipiesta sa kalagitnaan ng kanyang mga kaaway? Sinong maglalagay ng table hapagkainan habang siya ay inaaway? It is only those people na walang fear, kundi merong faith. Verse 6, I'm sorry, tuloy po natin. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. O, paano ka magkukulang if your cup runneth over? The Lord shall supply all your needs. You see, verse number 6, surely. Hindi po siguro, but sigurado. Surely, goodness and mercy shall follow me. Naiintindihan nyo ba kung meron kang pananampalataya kung sino ang bubuntot-buntot sa'yo? Si goodness at saka si mercy. Most of the people, naghahanap po sila ng goodness, naghahanap sila ng mercy, naghahanap sila ng peace, pero sa mga Kristiyano, sa mga totoong anak ng Diyos, na meron pananampalataya sa Diyos, si goodness at saka si mercy ang bumubuntot sa atin. Amen. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. There is no such a day na wala po si mercy and goodness. Sapagkat ang sabi ng Biblia, all the days of my life, si goodness, si mercy shall follow me. And I will dwell in the house of the Lord forever.
Do you understand, ladies and gentlemen, even to the people sa atin pong virtual crowd, ngayon pong hapon, where you can find the wisdom para ikaw ay susundan ni goodness and mercy in the house of the Lord? Amen. That's the very reason why church is very important. Ministry is essential. The word of God is essential. The man of God is important. God is important. Yan po yung nakakalimutan ng maraming tao, kaya po ang maraming tao ngayon ay namumuhay sa takot. Sapagkat nawawala yung kanilang pananampalataya, sapagkat hindi po nila binigyan ng priority ang Diyos. Many times, this pulpit has been a witness, that pews been a witness, na sinasabi palagi ng ating pong pastor, sinasabi ng maraming preachers who stand behind this pulpit, na wala na pong ibang makakapag-settle ng problema natin ngayon, maliban na po sa Diyos. There are so many chemists, there are so many engineers, there are so many geniuses around the world. There are so many doctors around the world. Pero hanggang sa ngayon, problema pa rin nila yung COVID-19. Pero salamat sa Panginoon para po sa isang anak ng Diyos. Hindi naman siya doctor, hindi po siya chemist, hindi po siya pharmacist. Pero salamat sa Panginoon, meron po siyang great healer. Sapagkat meron po siyang pananampalataya sa Diyos. You see, yan po yung nakakalimutan ng maraming tao. Maraming tao ang nalulungkot, umiiyak, nawawala ng pag-asa, down emotionally, down spiritually, sapagkat namumuhay sa takot. But tonight, if we will only just realize that the only thing that can conquer the fear is by faith, then kinakailangan po nating ilagay yung ating pananampalataya sa Diyos. Be a Christian tonight. I said, be a Christian tonight. A Christian with backbone na pwedeng magsabi, yes, walang kwenta sa akin ang COVID-19 sapagkat meron akong great physician. Walang kwenta sa akin yung pandemic sapagkat meron akong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapatid, nakakalimutan na po natin yan, na we are sons of God. We are children of God. Magaling lang po tayong pumorma. Magaling lang po tayong magsuot ng damit. Magaling lang tayong magsalita, pero wala po tayong pananampalataya. That's the very reason, that is the very purpose of the message tonight. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa hapon pong ito. Salamat po sa pagpapala niyo po sa amin. Salamat po sa inyo po mga salita. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, to be an encouragement sa bawat isa po sa amin at sa mga tao makakapakinig, na kami po ay magpapatuloy, Panginoon, despite of the pandemic, despite of the problem, kahirapan ng buhay, kami po ay magpapatuloy sa inyo sa pananampalataya sapagkat naniniwala po kami na kaya nyo po kaming tulungan. Wala na pong ibang persona na pwedeng tumulong sa amin sa panahon ngayon maliban na po sa inyo. Dalangin ko po sa inyo, Panginoon, na bigyan nyo po kami ng tamang pananampalataya, tamang pananaw sa buhay. At patawarin nyo po kami sa amin pong pagkakasala. Ito po ang aking samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, amen. You may now be seated. Now, there was a family at yung isang anak po nila ay ni-require sa trabaho na magpa-swab test. And so, since it is a requirement, sumunod po yung anak at nagpa-swab test. After a few days, lumabas po yung result. Nakuha po nung bata yung result. Kinuha po niya yung result. And this is the result. Kasama po niya yung kanyang mga magulang na binasa po yung result. Pag-open po niya ng nung papel na resulta, ito po ang unang-unang tumambad sa kanya. Dear sir, you have COVID-19. Nabasa po agad nung nanay, nabasa agad nung tatay, inatake sa puso yung nanay, inatake sa puso yung tatay, patay.
And then lumaganap doon sa kanilang barangay na si so-and-so ay merong COVID-19, nataranta ngayon yung buong barangay, yung buong society, nag-declare ngayon ng lockdown yung barangay captain at lahat doon sa kanilang mga barangay ay nagpa-swab test. And then ngayon nakaranas ng discrimination yung tayong tahanan na yon sapagkat sabi nila sa kanya na nagsimula yung COVID-19. Eto ngayon yung bata na nagpa-swab test, siya ngayon ay low moral, lungkot na lungkot, kinakabahan yung kanyang sambayanan sapagkat mamamatay na sila sapagkat meron sa kanilang nag-positive ng COVID-19 at sila ay takot na halos ayaw nang lumabas ng kwarto, halos ayaw nang ipakita yung mukha, parang ayaw nang huminga, parang ayaw nang magsalita. Sapagkat baka makahawa sila o baka sila ay mahawaan. And then all of a sudden, yung result ay tinapon po sa basurahan na pulot po ng bata. Nung nakita po ng bata yung result, binasa po ng bata yung result. Dear sir, you have COVID-19 protection. Your immune system is very strong. Congratulations. Do you understand the message, ladies and gentlemen? Ang pumapatay sa tao is the fear. Madali po tayong nagpapanik kapag nabasa natin yung COVID-19, nagpapanik na po tayo agad, and then disaster na yung kasunod, nagulo na yung buong barangay, nagulo na yung buong sambayanan, yung bahay, namatay na yung magulang dahil inatake sa puso, dahil sa COVID-19. Samantalang ang buong mensahe pala is, you have a COVID-19 protection. Congratulations. Alam niyo po kung bakit, mga kapatid? Sapagkat hindi po natin binabasa yung kabuuan ng mensahe sa atin ng Panginoon, nakafocus tayo sa problem at hindi sa solution na sinasabi ng Panginoon. David was one of a great men in the Bible. Psalms 23 is his experience. Many times, David was in the midst of traitors. Many times, si David po ay nalagay sa alanganin yung kanya po nga, yung kanya pong buhay. But before that, I'd like to read an article na ito po ay matagal ko lang pong nabasa. Babasahin ko lamang po. To gain a wise perspective, we have to face our fears. Fears can be healthy or exaggerated, and sometimes paralyzing. It takes wisdom to admit that there are dangers around us that needs to be properly and fearfully respected, and it takes wisdom to see through the exaggeration and fear mongers of those who use the pains of others for their benefit. Now, ano po yung gusto kong i-point out dito? Fears can be paralyzing. Yeah. Do you understand na nagpa-paralyze sa tao ay yung takot? Oh, yeah. Hindi right. Sila ngayon makagalaw. They were confined in a four-corner room at hindi nila ngayon magawa yung normal nilang ginagawa because of fear. Yeah. Hindi nila ngayon masabi yung gusto nilang sabihin because of fear. Hindi sila ngayon makagawa ng mga maayos na gawain because of fear. Bakit po? Nauna po yung takot. Naalala ko po during oral exam sa Bible school. During the class, marami pong magagaling na estudyante. Yeah, totoo po yan. Honestly, sa PSS, marami hong magagaling na estudyante. Pero kapag dating po ng oral exam, kapag yung magaling na estudyante, magaling mag-memorize, ay naunahan na po ng takot. Makikita nyo po lahat ng kanyang lesson, lahat ng kanyang minemorize, lahat ng kanyang pinag-aralan, blackout. Makikita nyo po yung isang estudyante sometimes na ang galing-galing niya sa klase, pero pag humarap na siya dun sa kanyang panel, yung kanyang reviewer, hindi niya namamalayan, pinupunit-punit niya na. Yung iba, hindi niya namamalayan, iniikot-ikot niya pataas yung kanyang blouse. Yung iba, hindi niya alam yung kanyang ginagawa, pinatutunog yung mga daliri, at yung iba ay hindi mapakali. Bakit po? Naunahan ng takot.
Do you understand? Fears can be paralyzing. At ganyan po ang nangyayari po sa maraming tao ngayon kapag naunahan po ng takot, kapag nabasa po yung COVID-19. Nauunahan po ng takot. And now this is David. Dito po sa psalm na ito, David learned from his experiences in life. At ito po yung kanyang personal testimony. Ito po yung testimony ni David na nalaman niya, well, ang isang tao pala, you can conquer your fear. You can free from your fear. Nalaman ni David dito na sa pamamagitan pala ng mga bagay na i-discuss po natin ngayon, yung takot pala ay pwede mong ma-overcome. Now listen, David learned that the greatest conqueror of fear is the person who puts his trust in God. I mean, kung totoo ang iyong pananampalataya sa Diyos, fear is nothing. Pag-aralan po natin yung mga talata. From verse number 1 down to verse number 3, makikita nyo po yung mga pronouns na ginamit po dyan, puro third person. Pag sinabi po third person, halimbawa po ako yung speaker, and then meron po akong kausap, ako yung first person, yung kausap ko siya yung second person. At kapag meron pa akong ibang tinutukoy, maliban na sa amin dalawa, ang tawag po doon ay third person. I hope nakukuha nyo po. Now, dito po makikita nyo po dito, bagamat dito po yung 6 verses, puro personal pronoun po ang ginamit po dyan. I, my, me. Mapapansin nyo po yan. Puro personal pronoun because it is a personal message. Okay? In verse number 1 down to verse number 3, ang sabi ng Biblia, the Lord. So merong kausap si David, and then meron siyang another person na tinutukoy, which is the Lord. That is the third person. The Lord is my shepherd. Hindi sinasabi ni David na you are my shepherd, but it is the third person. He is my shepherd. Nakukuha niyo po. So it is in third person. The Lord is my shepherd. I shall not want. He, not you, second person, but he, third person. He maketh me to lie down in green pastures. He, third person, leadeth me beside the still waters. He, third person, restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Verse number 4. Tignan niyo po yung transition pagdating sa verse number 4. It became the second person. Verse number 4. Yeah. Do I walk through the valley of the shadow of death? I will fear no evil, for thou art with me. Hindi na he, but thou. Napansin nyo po ba yung transition? Okay, nakita nyo po, from third person, it switches to the second person. Mas malapit na ngayon. Yung mismong kausap niya na ngayon, yung kanyang tinutukoy. Okay? I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod, your rod, and your staff, thy staff, sabi ng Bible, they comfort me. Thou preparest, second person, a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Nakpansin nyo mga kapatid, from being in a third person, nag-switch ito doon sa pagiging second person. Ano po yung naging transition? Verse number 4. Something happened in verse number 4 na nag-switch approach ni David from third person to second person. Tignan nyo po yung verse number 4. Yea, do I walk through the valley of the shadow of death? I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Verse number 4 is an experience of life ni David. Ito po yung experience ni David na siya po is in the lowest ebb of his life. Ito po yung experience ni David na siya po ay nandoon sa matinding problema, at yun po yung naging transition from third person going to the second person. Do you understand, ladies and gentlemen, na minsan ay pinapahintulot ng Diyos na tayo po ay dumaan sa shadow of death, siya sa valley of the shadow of death, para ma-realize natin na ang Diyos ay hindi malayo sa atin.
atin, kundi ang Diyos ay napakalapit lamang sa atin. God allows some problems. God allows some troubles. God allows some persecutions. God allows some hardship in life para ma-realize natin na kasama lamang natin ang Diyos at mapapanatili natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Do you understand? Na minsan, gusto po tayong suluhin ng Diyos. Naunawaan niyo ba yung experience ni David na sinasabi po ng Biblia dito nakapatay siya ng bear? Yung experience ni David na siya po ay nakapatay ng lion? Yung experience ni David na napatay po niya si Goliath? Yung experience ni David na siya po ay hinahunting ni Saul? Yung experience ni David na siya po ay tinatraidor ng kanyang mga kasama mismo? Those were hardships in life. Yun po yung mga bagay na nagpalapit kay David mas lalo pa sa Panginoon, sapagkat nakita po niya na yung Panginoon in the midst of trouble ay hindi po siya pinabayaan. Do you understand? Shadrach, Meshach, and Abednego, in the midst of fiery furnace, hindi po sila iniwanan ng Panginoon. Nauunawaan niyo po ba si Elijah? Nung si Elijah po ay hinahunting ni Jezebel doon po sa cave, hindi po siya iniwanan ng Panginoon at doon po siya kinausap ng Panginoon. Naiintindihan niyo po ba si Daniel? Nung si Daniel po ay itinapon doon sa dens of lion, doon po siya kinausap ng Panginoon. Ladies and gentlemen, ikaw man ngayon ay magkasakit, ikaw man ngayon ay magkaproblema, ikaw man ngayon ay nasa matinding pagsubok, baka meron lang gustong ituro sa iyo ang Panginoon, meron lang sasabihin sa iyo ang Panginoon, at gusto kang masolo ng Panginoon, ba't kinakailangan mo lamang ang tamang pananampalataya at huwag kang matatakot. Hindi po natin masosolve yung problema kapag puro takot po tayo sa problema. Kapag pinairal po natin yung panic, kapag tayo po ay nagpanic, wala na po tayong maiisip. Ang pumapatay sa tao ay yung pagpapanic. Kaya po maraming na nagkakaroon ng cardiac arrest. Kaya po maraming namamatay biglaan sapagkat nagpanic. Kung pinasa lang sana ng buo ng nanay at tatay nung batang ito na nagpa-swab test, sana matutuwa pa sila sapagkat kinongratulate sila ng hospital. Buti na lang, ganun yung hospital na yun. Sana merong ganung hospital sa Pilipinas. Diba? Do you understand that, ladies and gentlemen? Alam nyo po, sabi po ng Biblia, you have to learn to live in faith rather than in fear. You see, Psalms chapter 27. Ano pong sabi ng Biblia? The Lord is my light and my salvation. Salvation means deliver. My deliverance. Whom shall I fear? Katakot-takot ba yung COVID-19? Katakot-takot ba yung problem? Katakot-takot ba yung pressure? Katakot-takot ba yung anumang affliction o persecution sa ibabaw ng mundong ito? The Bible says, whom shall I fear? This is a statement ng isang tao na merong malaking pananampalataya at totoong pananampalataya sa isang totoong makapangyarihan Diyos. Alam nyo po, talagang nare-reveal po yung atin pong totoo, yung pananampalataya natin pag dumating yung crisis eh. Dito po nalalaman kung tayo po ay lumalaban sa pamamagitan ng pananampalataya o tayo ay lumalaban sa pamamagitan lang ng ating edukasyon. Oh, I believe, maraming matatalino. Salamat sa Panginoon kung ikaw ay genius. Salamat sa Panginoon, gift sa iyo yan. Salamat sa Panginoon kung meron kang pinag-aralan. Ipagpasalamat mo, ipagbunyi mo, ipagpapuri mo sa Panginoon yan sapagkat may pinag-aralan ka. But let me tell you something, the wisdom is of this world ay hindi kailanman papantay sa wisdom ng salita ng Diyos, sa wisdom ng Diyos. I would rather live in faith rather than in fear. Mm-hmm. Learn to conquer your fear through your faith. You see, mga kapatid, sabi po ni David dito, si David mismo ang nagsabi, napakaraming experiences po ni David na magiging lesson po sa atin na you don't need to panic. Who is the great physician, by the way? Sino ang dakilang manggagamot? Meron bang doktor na pwedeng magpagaling
ng isang taong natuklaw ng ahas, na ang tanging gamot lamang niya ay titingin lamang doon sa isang brazen serpent? Meron bang doktor na makakagawa niyan? Wala. Pero ang Diyos ko kaya. Meron bang doktor na makakapagpagaling sa isang tao na ipinanganak na bulag? Sa pamamagitan lamang ng clay, sa pamamagitan lamang ng putik na ipapahi doon sa kanyang mata? Wala po. In fact, sa science, sa mga doctors, dumi po yun. Hindi nila tatanggapin yun sapagkat yun ay waste. At hindi nila kayang pagalingin yung isang bulag na tao na ipinanganak na siyang bulag. Pero let me tell you something, yung Diyos ko kaya. Meron bang doktor na nagpagaling ng isang pilay na ipinanganak ng pilay? Wala. Pero yung Diyos ko kaya. Meron bang doktor or tao na nagsabing, I will supply all your needs? Wala. Pero yung Diyos ko, meron. Do you understand, kapatid, kung kanino dapat nakasalalay yung ating pananampalataya? Mga kapatid, my goodness, ang salitang pananampalataya sa loob ng simbahang ito ay gasgas na. Pero nakakalungkot, yung mga taong gumagasgas sa salitang pananampalataya ay walang pananampalataya. Do you understand, mga kapatid? Magaling lang tayong magsabing pananampalataya, pananampalataya pag okay yung ating condition. Magaling lang tayong magsabi ng, oh, trust God, kaya mo yan, kaya mo yan. Bakit? Hindi pa sa atin nangyari yung problema. Alright. Do you understand, mga kapatid? Pero masusubok ngayon yung ating totoong pananampalataya sa isang totoong makapangyarihan Diyos pag tayo na yung nandoon sa problema. Ngayong dumanas tayo ng pandemic, pwede mo bang sabihin, trust God? Have faith in God? Or ikaw yung klase ng tao na katulad nung magulang, nung nabasa niya, you have COVID-19. Ikaw na ngayon ay nagpanik. Ano na ngayon yung gagawin natin? Tawagin mo yung barangay. I-lockdown tayo dito. I-swab test tayo dito lahat. Tawagin mo yung IATF. Merong positive dito. Tawagin mo yung ganito. Kasi ganito. Ikaw ba yon? Ikaw ba yon? Members of Christian Bible Baptist Church of Port Bonifacio, the question is, ikaw ba yun? Come on, come on. Or ikaw, yung klase ng isang tao, yes, wala kang may pagmamalaking edukasyon sa labas. Yes, wala kang may pagmamalaking bank account sa labas. Wala kang may pagmamalaking magandang kasuotan. Wala kang may pagmamalaking magandang sasakyan. Wala kang may pagmamalaking magandang bahay. Pero meron kang malaking pananampalataya sa Diyos. Amen. Ikaw yung klase ng tao na nagkakagulo na sa labas, pero meron ka pa rin peace of mind. Alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot naman. At nakakalungkot na nakakainis isipin na kung kanino mo naririnig yung salitang pananampalataya, sila yung kulang sa pananampalataya. David said, yeah, that's right there. Do I walk through the valley of the shadow of death? Nasubukan mo na ba yan? Do you understand yung symbol ng valley sa Bible? Naunawaan mo ba yung symbol ng valley sa Bible? The exact opposite, as far as symbolism is concerned. Kung kayo po I hope naintindihan nyo po, but the exact opposite of valley in the Bible is the mountaintop. Pag sinabi po ng Biblia, as far as symbolism is concerned, that you are on the mountaintop, ibig sabihin, well, nasa hayahay kang buhay. Maayos yung espiritu mo, maayos yung material na possession mo, maayos yung pangangatawan mo because you are on the mountaintop. Pero pag sinabi ng Bible that you are in the valley, it means you are in the midst of problem, in the midst of trouble, in the midst of persecution. It means that the valley is not a good place for a good Christian. And then hindi lang ito basta valley, but this is a valley of death. Okay,
Meron po akong babasahin in the New Testament, 2 Corinthians. You can open your Bible if you want. In 2 Corinthians chapter 1, this is a personal testimony of Paul. I hope na meron tayo matutunan dito. 2 Corinthians chapter 1. Simulan ko po sa verse number 7. Ang sabi po ng Biblia, "And our hope of you is steadfast, knowing that as ye are partakers of the sufferings, so shall ye be also of the consolation." Verse 8, take note. "For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble." Si Paul po nagsasalita po dito. "We would not have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, in so much that we despaired even of life." But verse 9, but we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God which raised the dead. Do you understand the purpose? Why you are in the midst of trouble and problem right now? Above human capacity, above strength, beyond human measure, so that you will not trust in yourselves, but to trust God who raised the dead. Faith can conquer fear. Ang pananampalataya, kapatid, I mean yung totoong pananampalataya, yung totoong pagtitiwala sa isang totoong Diyos, it can conquer whatever kind of fear you are facing right now. Fear of death, fear of sickness, fear of heights, fear of waters, whatever kind of fear na dinadanas mo ngayon, alam mo mga phobia na yan, kapatid. Nais ko pong sabihin sa inyo, there is a person who is a great conqueror na dapat po nating panampalatayanan, and that is the person of the Lord Jesus Christ. Sabi po dito ni David, balik po tayo sa Psalms 23. David said, "The Lord is my shepherd, and I shall not want." Amen. Bakit? Because He provided everything. Wala na akong hahanapin pa. Bakit? Kasi Siya na ang nagbibigay ng lahat ng kailangan ko eh. Meron kang mamahaling relo, meron akong mamurahing relo, pero parehas lang naman yung oras. What's the purpose of having a watch? For time. Parehas lang ng oras. Sa akin nga, advance pa eh. Ha? Meron kang mamahaling sapatos? Meron din akong sapatos. Parehas lang ng purpose. It serves their purpose. Yes. Manipis nga lang yung swelas nung sa akin, makapal yung sa'yo, kasi mamahalin yung sa'yo, pero parehas lang tayo may sapatos. Meron kang isinusuot na damit. Meron din akong isinusuot na damit. Yeah, maaaring yung damit ko ay hindi signature, hindi branded yung aking damit. Pero at least it serves its purpose. Bakit? Pangako sa akin ng Diyos ko yan eh. I shall not want. Even the desires of mine heart ay pwedeng ibigay ng Diyos. If it is according to His will, you ask the Father in the name of the Lord Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit and according to the will of God, then it shall be given you. Amen. I shall not want. Sabi po ng Biblia, naalala nyo po, many Bible characters sa Biblia na makikita nyo po yung kanilang pananampalataya ay nag-bloom. Ibig sabihin, talagang sinubok ng panahon. At yun po yung panahon na kinausap po talaga sila ng Panginoon. Sa tingin po nating tao, parang napaka-miserable nung kanilang buhay. Pero sa paningin po ng Diyos, yun po yung kaparaanan ng Diyos para sila po ay turuan. Remember Joseph became a slave in Egypt, but later on becomes the governor.
Remember Moses, 40 years in the wilderness, became a fugitive sapagkat nakapatay siya doon po sa Egypt. At nagtago sa wilderness. Pero later on, ginamit ng Panginoon para yung millions of Israelites ay makalaya sa slavery. Remember Elijah? Nung hinamon niya yung 450 prophets of Baal in Mount Carmel, sa pananampalataya niya sa Panginoon, natalo niya yung 400 prophets of Baal. Pero natakot siya kay Jezebel. At tumakas siya. Pero nasumpungan siya ng Panginoon sa cave. At doon siya kinausap ng Panginoon. Anong ginagawa mo dito, Elijah? Remember, yung maraming mga prophets of old, na dumanas po sila ng matinding pagsubok sa buhay, na dumanas po sila ng matinding problema sa buhay. Pero when they were in the valley of the shadow of death, doon po nila naramdaman, mas lalong nakita at na-experience yung pong presensya ng Panginoon. Kaya nga po wala tayong dapat ikatakot eh. Sapagkat ang isang anak ng Diyos, pag dumanas siya ng matinding pagsubok, doon siya mas lalong kakausapin ng Panginoon at doon po niya mas lalong ma-experience yung presensya ng Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid, pag-aralan po natin yung buhay po natin. Kailan tayo lumalayo sa Panginoon? Pag tayo sa gana. Nararanasan po natin yun pong pagiging backslider in heart. Kapag marami tayong pera. Kapag wala na tayong kailangan pa. Kapag yung pagbukas mo sa ref, nandiyan na lahat ng pagkain. Kapag hindi mo alam kung anong sapatos yung iyong isusuot. Sapagkat dinaig mo pa si Imelda Marcos sa dami ng sapatos. Yung pang hindi mo na alam kung anong klaseng blouse, anong klaseng palda, anong klaseng gown ang iyong isusuot. And then nagdadalawang isip ka pa, sasabihin mo, wala akong damit. Hindi mo alam kung anong klaseng accessories ang ilalagay mo sa leeg, ilalagay mo sa tenga, minsan sa ilong ilalagay mo pa para lang mag-match doon sa iyong damit. Pero alam nyo ba, yun yung panahon na nakakalimutan natin na kailangan natin ng Diyos. Pero mga kapatid, when trouble comes, when problem comes, yung tipong hindi ka na pwedeng mag-text kay brother, yung pwedeng hindi ka na mag-text, hindi ka na makapag-text kay sister, yung wala lang magagawa, alam mong wala lang magagawa yung kapwa mo tao, yung alam mong wala lang magagawa yung doctors, yung alam mong wala lang magagawa yung mga matatalinong tao, isa na lang ang lalapitan mo, Diyos. You understand, mga kapatid? Naunawaan nyo ba yung sinabi po ni David dito? Do I walk through the valley of the shadow of death? I will fear no evil. Anong reason? Thou art with me. Kasama ko ang Diyos eh. Sige, nagpanik na silang lahat. Namatay na sila lahat sa sakit sa puso. Inatake na, na-stroke na, na-cardiac arrest na yung marami. Pero ako, relax lang ako. Bakit? Kasama ko ang Diyos. Namatay na. Nagkagulo na lahat. Sapagkat hindi naman talaga alam nila, hindi nila alam yung mensahe, kaya nagkagulo sila. The text was taken out of context. So nagkagulo na sila. Pero yung isang tao na meron totoong pananampalataya sa Panginoon, kakantahan ka pa niyan. Amazing grace, how sweet the sound. To God be the glory. Bakit? Kapatid, bakit? Kahit hindi kanya kasama, kasama niya ang Diyos. Naulawaan niyo po mga kapatid. Please, ipapaalala ko lang po uli sa bawat isa sa atin. You are a precious son of God. You are fearfully and wonderfully made. You are the masterpiece of all the creation of God. At hindi ka pababayaan ng iyong Diyos. Why panic?
Why panic? Why live in fear where you can live in faith? Oh, bakit ka takot na takot? Bakit ka nininerbiyos? Bakit kapag narinig mo lang yung COVID-19, takot na takot ka na? At dinamay mo na yung isang buong barangay dahil sa iyong takot? Anong klaseng testimony ang ipapakita mo doon sa mga walang totoong Diyos? Come on, that's good. Good point right there. Naunawaan niyo ba, mga kapatid, kung bakit po yung mga unbeliever hindi naniniwala sa atin? Oh, yeah. Kasalanan din po nating mga Kristiyano sapagkat sabi tayo ng sabi ng pananampalataya, pero yung buhay natin ay hindi makita yung pananampalataya. All right. Amen. Nakakalimutan natin na meron po tayong testimony na dapat ingatan. All right. At yung testimony na yan, kapatid, it is more than a words na makikita po ng maraming tao. Amen. Alam niyo, sabi ni Paul, we are an epistle written in our hearts, read by all men. Alam niyo ba kung sino at ano ang binabasa ng kapitbahay niyo? Yung testimony mo. Hindi man niya nagbabasa ng Bible, pero sana naman pag binasa niya yung buhay natin, para siyang nagbabasa ng Bible. Bakit? Makikita yung pananampalataya. Makikita yung Panginoon. Hindi po yung takot. Well, hindi ko po sinasabi na hindi po tayo dapat mag-ingat. Dapat po tayong mag-ingat. Dapat po tayong sumunod sa protocols. Yan po ay wisdom na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero hindi po yan ang magko-conquer sa atin. Wala na pong pinakamainam na mag-iingat sa buhay ng isang tao maliban na sa pag-iingat ng Diyos. All right. Amen. You see? Mga kapatid, ako po, sa biyaya ng Panginoon, pwede ko pong ingatan yung aking sarili. Pero mas the best kung ang Diyos ang mag-iingat sa akin. Di ba? Kapatid, let me ask you something. Bakit ka nagpipray? Bakit ka nagpipray? Good question! Nananalangin ka ba pero hindi mo pinaniniwalaan na makakamtan mo yung ipapanalangin mo? Are you a kind of Christian na kapag ikaw ay lumuhod dito sa altar, hindi ka naniniwala sa mismong sinasabi mo? Pag sinabi mo bang, Panginoon, may sakit po ako, pagalingin niyo po ako. Pagkatapos mo, pagagalingin kaya ako ng Panginoon? Oh now! Panginoon, may kailangan po ako sa buhay ko. Ganito po yung kailangan ko. 2021 na wala pa po akong biyanan. Panginoon, ganito po yung aking pangangailangan. And then pagkatapos mong lumuhod, tumayo ka, ikaw ba yung klase ng tao na parang sasagutin kaya ako? Are you a kind of Christian na ganyan yung klase ng pananampalataya? Ganyan ba tayo? Well, kung ganyan klase yung ating ganyang klase tayo manalangin, you are not praying. Let me tell you something. Kung ganyan ang ugali mo, you are not praying. You are just talking, but you are not praying. Because prayer involves faith. Yan po ang panalangin. May kasamang pananampalataya. Ay, ba't nakipag-usap ka pa? Hindi ka rin pala maniniwala. Ay, para kang yung mga tao nagtatanong, tapos pag sinagot, hindi naniniwala. Alam nyo ba yan? Marami pong tao nagtatanong, tapos pag sinagot mo yung tanong niya, hindi siya maniniwala. Nagtanong ka pa. Understand, mga kapatid? Nakita nyo po ba yung pananampalataya dito ni David? Sabi niya, surely, it is an absolute statement that goodness and mercy bubuntot yan sa akin. Si goodness, hinahanap ng maraming tao si goodness, hindi nila masumpungan. Si goodness, kaya hindi nila masumpungan, nakabuntot sa akin. Kahit saan ako pumunta, nakabuntot si goodness. Hinatak-hatak pa niya si mercy. Naunawaan niyo po, mga kapatid? Naunawaan niyo ba yung blessing sa isang taong totoong nananampalataya?
Then kapag ang isang anak ng Diyos ay nanampalataya, whom shall I fear? Anong ikatatakot mo? Virus, let me tell you something. You are much bigger than the virus. And let me tell you something. Ang virus ay hindi po siya kinreate na katulad ng pagkikreate sa tao. Na very special. Lang sabi ng Biblia, God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. That's how special you and me in the sight of God. Hindi po ginawa yan sa virus. Therefore, kung mas special ka sa harapan ng Diyos kaysa sa virus, do you think, sino ang mas pakikinggan? Ikaw o ang virus? Do I walk through the valley of the shadow of death? I will fear no evil. Bakit? Sinong kasama mo? Ha? Sinong kasama mo? Hey! Sinong kasama mo? And remember the promise, I will never leave thee nor forsake thee. Mga kapatid, I can quote and cite to you verses after verses about the promises of God. Para lamang po, i-establish natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Pero kapatid, I believe those promises, those verses na kinote ko sa inyo is enough para po manampalataya tayo ng totoo sa Diyos. Huwag tayo matakot. May Diyos tayo eh. Yes, mag-iingat tayo. Totoo yun. Hindi natin dinidina yan. Dapat tayo mag-ingat. Dapat tayong sumunod. Pero hindi tayo dapat matakot. Learn to live in faith rather than in fear. Let's all stand up, please. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat, Panginoon. Salamat po sa mensahe. Salamat po sa inyo pong mga salita. Salamat po sa buhay ni David. Salamat po sa testimony ni David. Salamat po sa kanya pong isinyer, isinulat, Panginoon, through Psalms 23. Panginoon, dalangin ko po na ang mensaheng ito ay hindi lamang po namin basta't narinig, kundi dapat ito po'y mag-sink in sa amin pong puso at may apply po namin sa amin pong buhay. Baliwala po ang bawat mensaheng naririnig namin sa pulpitong ito kung hindi rin po namin i-apply. Amen. Panginoon, huwag niyo pong hayaan na ang inyo pong mga salita na aming narinig ay mabaliwala at iba ang makinabang. The message is always personal para po ito sa amin. At hayaan niyo po na kami po ang makinabang at amin po itong i-apply. Patawad po sa lahat ng aming pagkakasala. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Great message. Great message. Amen. The Holy Spirit speaking to your hearts. Let's talk to God. Thank you.
Hilin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa mensahe na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, O Diyos, at muli niyo pinagkaloob po sa amin ang mensahe na kailangan po namin para sa patuloy pong ikalalakas namin spiritual na pumuhay bago po matapos ang taon na ito at bago kami pumasok sa panibagong taon. O Diyos, muli na naman po kayo nagpakita ng kadakilaan niyo po sa amin. Ang tanging hiling po lang namin, Panginoon, ay patuloy niyo pong ipaalala po sa amin, Panginoon, na mensaheng ito nang sa ganun ay patuloy po naming maalala, Panginoon, kung sinong Diyos meron kami, Panginoon, at na siyang laging nakagabay po sa amin. Muli, maraming salamat sa paggamit niyo po kay Sir Michael. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe na ibinigay niyo po sa kanya para ipadala, ipahayag po sa amin. All the glory belongs to you, O God. Forgive us in all our sins, in Jesus' name. Amen. I believe we can shout aloud amen for that preaching. Amen. Great message. Amen. That was a great message. And